Noong August 2021 mga idol, natanong nga itong si Kendrick Perkins kung ilang championship nga daw ang mapapanalo ni Stephen Curry sa mga susunod na taon. Sinabi niya noong August 2021 na zero nga daw ang tsansa, wala nga daw mapapanalunan itong si Stephen Curry sa mga next years. Pero fast forward, 10 months later mga idol, si Stephen Curry ay isa na namang champion at hindi lang basta champion, isa pang finals MVP. Kaya naman mga idol, itong si Stephen Curry sa kanyang post-game interview ay inalala itong ang sinabi ni Kendrick Perkins. Sinabi niya ay ginawa niya nga daw yun motivasyon para nga ito makuha ang isa na namang championship. At credits naman mga idol dito kay Kendrick Perkins dahil humingi nga siya ng tawad dito kay Stephen Curry at sa Warriors. Sabi niya nga mga idol sa kanyang tweet, "Well, let me go ahead and get my apology out of the way right now. I'm sorry Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green and the Golden State Warriors for the disrespect this season." Sobra kasing daming pagdududa nito ni Perkins mga idol dito nga sa team ng Golden State. Kaya nga ngayon, ngayong pinatunayan ng team ng Golden State Warriors, sila pa rin talaga ang nagahari dito sa NBA, ay humingi nga ng tawad si Perkins. At ganyan nga mga idol ang mga natural na senaryo sa NBA. Ang mga NBA player naririnig ang mga sinasabi nito mga analyst na ito. Hindi lang sila basta-basta nagre-react. Hinahayaan nga lang nila mga idol para hindi na nga masyado silang mabigyan ng atensyon. At isang example na to si Stephen Curry. 10 months ago na ito. Pero kita natin na binaon talaga ni Steph mga idol itong sinabi ni Perkins this season. Yung mga pangdududa niya at ngayon ngang napatunayan niya na mali lahat ng ito. Ibinuga niya nga mga idol lahat ng itong kay Perkins, inilabas niya nga ang lahat ng kanyang saloobin. At hindi lang si Curry mga idol, dahil nito ring si Klay Thompson, shout out nga ang isang player ng Memphis Grizzlies. Yun nga ay si Jaren Jackson Jr. Sinabi nga ni Klay mga idol sa kanyang interview na naalala niya nga daw ang isang player na inasar ang team ng Golden State Warriors. Yun nga mga idol ay si Jaren Jackson Jr. matapos nga natalunin ng team ng Memphis Grizzlies noong March 29, 2022 sa regular season ang Warriors 123-95. Nabasa nga daw ni Klay Thompson yung tweet ni Jaren Jackson na strength in numbers na pang-aasar nga sa team ng Golden State matapos silang tambakan. At sobrang nainis nga daw itong si Klay Thompson doon. At ngayon ngang muling champion na naman itong sila Klay Thompson. Sinabi niya nga dito kay Jaren Jackson Jr. "It pissed me off so much. I can't wait to retweet that thing. Freaking bum. That, I had to watch that. I'm just like, this freaking clown." Yan nga mga idol ang pangbabawi na ito ni Stephen Curry at Klay Thompson sa alilang mga haters. Kay Perkins, pati na rin kay Jaren Jackson Jr. Pero anyways nga mga idol, para sa ating next balita ay pag-usapan nga natin ang sinabi neto ni Grant Hill, former NBA player kay LeBron James. Wala na nga daw ibang NBA player pa ang nakapag-endure or nakapagtanggap ng mga kritisismo, ng abuse at pati na rin ng slander kaysa kay LeBron James. Ayon kay Grant Hill. Kumbaga mga idol, sa madaling sabi, ang pinapalabas ni Grant Hill, si LeBron James ang may pinakamaraming haters sa buong NBA history. Well mga idol, sa tingin ko ay hindi naman natin na mapagkakailayan na tama ang sinasabi nito ni Grant Hill. At ayon na nga rin mga idol sa isang kasabihan, "You won't get hate unless you do something great." Pero tanong ko nga sa inyo, sumasang-ayon ba kayo dito sa opinion nga ni Grant Hill na si LeBron James ang may pinakamaraming haters sa NBA history? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At para na nga sa ating panghuling balita mga idol, eto ngang Houston Rockets ay pinresyuan na ang kanilang veterano na si Eric Gordon. Sinabi nga nila mga idol ang gusto nila ng first round pick in return neto kay Gordon. Pero mga idol, sa ngayong NBA ay malabo nga yan. Hindi na ganun ka-valuable kasi itong si Eric Gordon at parang hindi na rin kasi siya mga idol ganun kagaling. Nag-drop nga ang kanyang points per game from 17 mga idol to 13 na lamang. Kaya naman mga idol, kung tatapatin na natin ang team ng Houston Rockets, wala nga silang makuhang first round pick para nga dito kay Eric Gordon. Pwede pa, second round pick. Pero anyways nga mga idol, wala naman din kasiguruduhan sa NBA. Baka mamaya ay meron palang NBA team dyan na malaki ang binibigay na value kay Eric Gordon at ibigay nga ang kanilang first round pick. Kaya mga idol, abangan natin kung matutupad ba ang kahilingan ng Rockets. First round pick nga daw para kay Eric Gordon. Pero anyways mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!